Mga pamanan ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Ang mga sinaunang kabihasnan ng umusbong sa daigdig ay nag-iwan ng kani-kanilang mga pamana sa sangkatauhan. Ang mga ito ay nagpapakita ng kadakilaan, husay, at talento ng mga sinaunang tao sa iba't ibang larangan at aspekto. Hindi natin napapansin, subalit ang ilang mga bagay na ating ginagamit araw-araw ay maaaring magugat sa malayong nakaraan. Gayun din, ang kasaysayan ng iba't ibang kaisipan, pilosopiya, at relihiyon sa kasalukuyan ay maaaring tuntunin sa mga sinaunang kabihas ng ito. Ikaw ba ay may nalalamang ambag o kontribusyong nagmula sa mga sinaunang kabihasnan na kanilang ipinamana sa kasalukuyang panahon? Narito ang pamana ng kabihasnan ng Mesopotamia. 1. Ang ziggurat ay estruktura kung saan pinaparangalan at sinasamba ang Diyos o patron ng isang lungsod. Sentro rin ng pamayanan ang ziggurat. 2. Ang katipunan ng mga batas ni Hammurabi, na mas kilala bilang Code of Hammurabi, ay isang napakahalagang ambag. Ito ay naglalaman ng 282 batas na pumapaksa sa halos lahat na aspekto ng araw-araw na buhay sa Mesopotamia. 3. Ang kauna-unahang sistematikong paraan ng pagsulat sa buong daigdig ay nalinang sa Sumer. Ito ay tinatawag na cuneiform. 4. Sa larangan ng literatura, itinuturing ang Epic of Gilgamesh bilang kauna-unahang akdang pampanitikan sa buong daigdig. Ito ay kwento ni Haring Gilgamesh ng lungsod-estado ng Uruk sa Sumeria noong 3 siglo BCE. Ang isa sa mga kabanata ng epikong ito ay kahalintulad sa The Great Flood ng Biblia. Iba pang kontribusyon, water clock, paggawa ng unang mapa, sexagesimal system o pagbibilang na nakabatay sa 60, at astronomiya. Narito ang pamana ng kabihas ng India. 1. May sewerage system ang Mohenjo-Daro. Bukod dito, ang mga pamayanan sa Indus ay kinikilala bilang mga kauna-unahang paninirahang sumailalim sa tinatawag na urban o city planning o pagpaplanong panlungsod. Ang mga kalsada sa matatandang lungsod ng Mohenjo-Daro at Harappa ay nakaayos na parang mga nagsasalubong na guhit o grid pattern. 2. Isinulat ni Kautilya ang Arthashastra noong 3 siglo BCE. Ito ang kauna-unahang akda o treatise hinggil sa pamahalaan at ekonomiya. Si Kautilya ay tagapayo ni Chandragupta Maurya, ang tagapagtatag ng Imperyong Maurya. 3. Ang dalawang epikong pamana ng India sa larangan ng panitikan. Ang Mahabharata ay isang salaysay hinggil sa matinding tunggalian ng dalawang pamilya na magkakamag-anak. Ang mga Pandava na kumakatawan sa kaguluhan at kasamaan. Ang Ramayana naman ay isang salaysay tungkol sa buhay ni Prinsipe Rama at ang pagsagip niya kay Prinsesa Sita, ang kanyang asawa. Nasapilitang kinuha ni Ravana, isang demonyong hari. 4. Ang Ayurveda o Agham ng Buhay ay isang mahalagang kaisipang pangmedisina ng sinaunang India. Tinawag itong Agham ng Buhay sapagkat binigyang tuon nito ang pagpapanatili ng kalusugan at kaligtasan mula sa mga karamdaman. Iba pang kontribusyon, pamantayan ng bigat at sukat, decimal system, paggamot at pagbubunot ng ngipin. Halaga ng pi, 3.1416. Taj Mahal, pinagmulan ng mga relihiyon, Hinduism, Buddhism, Jainism, at Sikhism. Narito ang pamana ng kabihas ng China. 1. Sa panahon ng Qin, tinatayang 1,000,000 katao ang sapilitang pinagtrabaho upang itayo ang Great Wall ng China. Ito ay nagsilbing simbolo ng kabihas ng Chino sa loob ng mahabang panahon. 2. Ang I Ching Classic of Change ay nagbibigay ng perspektiba at pamamaraan ng prediksyon ukol sa iba't ibang bagay at sitwasyon sa buhay ng tao. Samantala,
Ang Bingfa, Art of War, ay itinuturing na isa sa mga kauna-unahan at pinakatanyag na aklat ukol sa estratehiyang militar na isinulat ni Sun Tzu o Sun Tzu noong 510 BCE. 3. Ang paniniwala sa Feng Shui o Geomancy ay nagmula rin sa China. Ang kaisipang ito ay ukol sa tamang pagbalanse ng yin at yang upang makapagdulot ng magandang hinaharap sa sinuman. Ang yin ay sumisimbolo sa kababaihan, malambot at kalmado. Samantala ang yang ay tumutukoy sa kalalakihan, matigas at masigla. Iba pang kontribusyon, paggamit ng silk o seda, kalendaryo, star map, magnetic compass, seismograph, wheelbarrow, water clock, chopsticks, abacus, pamaypay. Narito ang pamana ng kabihas ng Egypt. Isa, may sistema ng pagsusulat din ang mga Egyptian na tinatawag na hieroglyphics. Sa simula, ang isang larawan ay sumasagisag sa isang kaisipan. Ang hieroglyphics ay nakasulat hindi lamang sa mga papel kundi nakaukit din sa mga pampublikong gusali o kaya naman ay nakapinta sa luwad o kahoy. Ang panulat na ito ay naging mahalaga sa pagtatala at kalakalan. Ang mga rolyo ng pergamino o paper scroll ay mula sa malatambong halaman na tinatawag na papyrus. 2. Ang mga pyramids ay hitik sa mga simbolismong relihiyoso. Libingan ito ng Pharaoh kung kaya sinisimbolo nito ang kapangyarihan ng mamumuno. Gayon din, pinatunayan nito ang paniniwala sa buhay matapos ang kamatayan. Lahat ng kayamanan at karangyan ng Pharaoh ay makikita sa pyramids bilang paghahanda sa kabilang buhay. Iba pang kontribusyon, geometry, medisina tulad ng pagsasaayos ng nabali na buto, kalendaryo na may 365 araw, sagradong pagdiriwang, at mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa ating modernong daigdig. Mag-comment at mag-subscribe na kay Kapitan Sayote.